Hello guys, good evening. So welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Once again, ako pala si Josh, and for today's video guys, lahat po tayo is nahihirapan or nako-confuse paano nga ba fill upan itong W-8-B-E-N or yung tax withholding, withholding and reporting dito sa ano sa Facebook Reels. Guys, pwede ko kayong ano turuan paano ito fill upan sa mobile phone or gamit na itong mobile phone. Tuturuan ko kayo. And sa mga nagtatanong, paano ba pag walang TIN? So, ito yung isa sa problema ng mga content creators na nagsisimula pa lang. So, try natin i-address. Tuturuan ko kayo, pero tulungan nyo din sarili nyo na intindihin din to. Kasi importante ito eh. Tax-related issue po ito. So, kailangan alamin natin mga dapat natin fill upan. Siyempre, para ma-approve tayo for monetization kay Facebook. So, tara, pilapan na natin. Okay guys, nandito na ako sa aking professional dashboard. And siyempre, kailangan mong mag-login sa iyong account. Make sure guys, i-download nyo muna yung form ng W8BEN dito sa inyong professional dashboard. So, sundan mo lang itong video na to, tapusin mo na ito para wala kang ma-miss na details. Mula dito sa iyong professional dashboard, punta ka dito sa fee out. And then mula sa fee out, meron ditong setting sa may taas, i-click mo yan. And then mula dito, makikita mo yung mga nakalink na payout details. Included na yung bank, payout, pati yung PayPal. Nga pala kung hindi pa napapanood to, paano ko nilink yung PayPal ko dito sa payout, panoorin mo siya. Ito siya. So yan, balik na tayo dito. Guys, ito yung tax information ko. Ayan, pwede mo i-click yung update. Ayan, so meron na din ako separate video na ito kung paano tayo nag-fill up, pero ang video na ito is paano kapag wala kang TIN number. So update lang natin, click me update. Mula dito, mare-redirect ka sa iyong browser, sa Chrome or sa Kiwi browser or any browser man yan. And then i-click mo to guys, yung form W8BEN. So pag-click mo to, ma-download po iyan. So makikita mo dito sa may taas, ito siya. Ayan, so pang-anim na download ko na to. And then, i-open lang natin siya. So, eto na siya. Okay? So, kapag okay na siya, ang kailangan mong i-download sa Play Store yung Adobe Peel. So, punta ka lang sa Play Store. And then, search mo dito Adobe Peel. Ayan, so Adobe Peel Sign. And then, mula dito, na-download ko na siya. Open mo lang. Ayan, then, mula dito, i-click mo yung plus na sign sa may taas, and then pumunta ka dito sa may library. And then syempre, i-select mo yung documents. Makikita mo yung mga documents na available dyan. Or pwede, hanapin mo na lang. I-blur ko na lang guys yung iba. Ayan. So, eto na siya. So, i-attach lang natin. Inonocrop mo lang para makuha mo yung buong size ng papel. Pwede mo dito i-print tapos manually mo lang din siyang fill upan. Mas madali yon. Then, pag okay na i-scan mo, then i-upload mo naman doon sa browser. Papakita ko sa inyo yun mamaya. Okay, so mula dito, paano nga ba tayo mag-fill up, fill out ng ano ng mga information. So, sample, ilalagay ko yung name ko. Itatouch mo lang siya and then automatic na magta-type yan. So, ilagay ko yung name ko. And then, kung gusto mo liitan, i-click mo lang small letter na A. Ayan. Tapos, depende kung saan mo siya ilalagay. Ayan. So, sample, meron na akong name. Next naman dito is yung country. Siyempre, Philippines. Type mo lang dito, Philippines. Sa akin, puro big letter na yung ano ko. Yung ilalagay ko. Ayan, di ba? And then, permanent address. So, sample natin. 1, 2, 3, Bulacan, ayan, Bulacan. Ayan, so lagyan mo lang dyan. Kung meron postal code, lagyan mo na lang din. So sample, meron kang postal code. So sample, nasa Plaridel. And then postal code 334, ayan. Yung mailing address, ito yung ano yung pwede kang senda ni YouTube or ni Facebook ng email or ng ano email. 'Di ba may mga pin, yung mga password na kailangan natin makuha. So yun guys. So lakihin natin tong isa. Ayun para kita.
Okay? And then, different from above yung mailing, no? US and number, saan ba tayo? Country. So, lagyan pa rin natin dito ng Philippines. Guys, tapusin mo to, no? Para mag-guide ka talaga. Ayan. Pag puro big letter na lang inilalagay ko. Ayan. So, makikita nyo, ito na siya. Okay? Then, US taxpayer identification number. Kung wala kang idea dito, meron ditong C instruction, and then pwede kang mag-redirect dito sa ano, sa IRS, sa ano, sa mismong Chrome, ito. IRS. Okay, so mula dito, yung number 5, hanapin mo lang dito. Ilalagay ko yung link na ito para basahin mo siya. So sample, if it's a specific instruction in part 1, makita mo guys dito, may part 1 and part 2, and then mula dito kay W8BAN, meron din niya part 1, part 2. Kung hindi mo alam kung ano ilalagay mo dyan, punta ka dito kay IRS para magkaroon ka ng idea. So ang pipila pa lang naman natin dyan, part 1, part 2, and part 3. Okay, so number 5 na tayo, di ba? So click natin itong number 5, mare-redirect ka dyan kung ano ba ibig sabihin ng number 5. If you have social security number or SSN, sa ano to sa US, enter it here to apply. Kung taga US ka, pwede ka mag-apply nito. Okay? So, if you don't have SSN and are not eligible to get one, you can get individual taxpayer or IT naman sa US. Okay? So, dito hindi naman to required sa Philippines. So, skip mo lang to. And nandito na tayo sa pinaka exciting part, no? Yung number, part 1, number 6, A and B. So, foreign tax identification number. Ito yung 9-digit, no? And then yung may tatlong zero sa dulo. Pero ang lagay mo na lang, huwag mo na ilagay yung zero, yung mga number na lang. So, sample, meron akong TIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, so ilalagay ko. And then, paano kung ikaw is wala kang TIN? Diba? So, syempre sa Facebook, required na po yung 18 years old kapag mag-create tayo ng Facebook. And syempre, kapag Facebook Reels program monetization yan, kung underage ka, hindi ka maka-approve. So, automatic yan, dapat meron ka ng TIN. And paano nga kung wala ka pang TIN and hindi ka pa nakakakuha? May option po ito dito na, ito, pakita ko sa inyo, highlights ko lang. Check if FTIN not legally required. So, ano ba ibig sabihin ng FTIN are not legally required. So, pwede din natin itong skip yung number 6A kung wala naman talaga tayong TIN. Okay, so basahin natin yung ano ba ibig sabihin ng part 1, 6B. So, balik tayo dito sa IRS. Part 1, 6B. So, click mo to. Ayan. So, sabi dito, you may check the box in the line 6B if you are an account holder as described for purposes of line 6A. If you are not legally required to obtain an FTIN or foreign tax identification number for your jurisdiction of residence, including if the box jurisdiction does not issue TIN. Kung hindi naman daw required sa atin yung TIN, eh syempre required sa atin yung TIN sa Philippines, di ba? So, pwede, mas okay kumuha ka na, pero kung as of now, hindi ka pa din nakakakuha or sasahod ka na, pwede mo muna tong i-check yung, ano, yung 6B. Kahit huwag ka muna maglagay ng TIN kung wala pa naman talaga. Meron lang tong sa dulo, yung part, pabasahin natin. By checking the box, you will be treated as having provided an explanation. So, kailangan natin mag-explain kung bakit wala tayong TIN. For not providing an FTIN on line 6A. If you wish to provide a further or other explanation why you are not required to provide FTIN on line 6A, you may do so in margin on this form on separate statement attached to this form. So, pwede daw tayong mag-explain. Diba? So, eto guys yung iniintay nyo. Sobrang dami kong ni-research sa piece sa YouTube. May yung video paano pag walang TIN. Wala akong makita. So, eto na yung video na hinihintay mo. So, pwede daw tayo mag-explain, ano? Pwede dito sa may dulo ng margin, ng ano, ng pinaka dito sa baba. Ayan. So, kahit dito lang, no? Kahit inote mo lang or pwede ka maglagay ng separate form.
and then isubmit mo. Okay? So pwede mo i-attach na lang dito. Okay? So pwede mo i-uncheck, no? I-delete mo lang 'to, then i-click mo lang dito para i-check siya. Click mo lang yung box. Ayan, so wala. So pag gusto mo ng check icon, i-click mo lang dito sa W fill or Adobe fill, yung tatlong check sa may gilid, and i-click mo 'tong check. Ayan. So i-drag mo naman doon sa may specific box, then pwede mo siyang liitan. Ayan na. Sana guys nasusundan nyo. Then okay na siya. And then pwede mo na lang dito guys sabihin na I don't have TIN ID number. Yan. So pwede mo muna itong ilagay. Okay? So or other reason. Depende kung bakit wala ka pa. And then syempre reference number. And number 8, yung number 7, di na need yan. Number 8, ito importante to, yung birthday. So, lagay mo dyan. So, 01, 02, ayan. Kung anong year ka, huwag mo itong gagayahin ha. Ayan. So, ganyan guys. And then, mula dito sa part 2 na tayo, ay certify that the beneficial owner of this resident of, ang lalagay mo lang dito, Philippines lang. Ayan. So, lakihan mo lang siya. Click mo yung letter A na malaking letter. Ayan. So, Philippines. Yung other details, huwag mo nang lagyan yan. Okay? Ito lang naman guys yung pipil out natin. So, yung part 1, 1, 2, 3, 4. Ayan. And then, yung 6A and 6B lang. Again, kung wala kang TIN, pwede mo itong i-check yung 6B. If not legally required. So, pwede ka mag-reason na lang dyan. Okay, guys? And then, next naman yung certification. Siyempre, i-check mo lang din yan. So, click mo yung tatlong dot sa Adobe Field, then click mo yung check icon, then idadrag mo lang siya. Yun. And, siyempre, kailangan mo ng signature. So, sample, ilalagay mo muna yung name mo, no? Yung full name. Pag sinabing full name, pati yung gitna, yung middle name kasama dapat dyan. So, ito tayo, no? Ayan. Kung kayo po is nahihirapang mag-fill out nito kung hindi po kayo sanay sa gadget, pwede po kayo magpaturo sa inyong kasama sa bahay na nakakaalam kung paano i-download yung Adobe Fill. Siyempre, lahat ng, yung karaniwan mo sa atin, wala pa tayong laptop. Or pwede wala tayong printer ng paprint. Pwede naman i-print mo na lang para less hassle sa inyo. And syempre, i-click natin itong pencil icon sa may dulo. Ito siya. Para mag-create tayo ng signature. Ayan. So, click mo yan. Meron na ako dito yung signature. Pero papakita ko sa inyo paano gumawa. So, gagawa ko ng bago. Ayan. So, ang i-click mo lang dito, click initial. Ayan. Then, magla-landscape to. Then, ang gagawin mo, pipirma ka lang gamit itong index or hintuturo. So, nakikita nyo sa screen, actual ko siyang, ayan, ito na yung pirma ko, di ba? So, done lang natin to. And then, mula dito, balik ka dyan sa icon na yan. Then, pwede mo na siyang i-paste. Pag malaki masyado, pwede mo liitan. Ayan, di ba meron na tayong sign? Ayan, so pwede mo dyan ilagay sa gilid. Okay, then syempre yung date nung kailan mo siya pinilapan or is i-upload. So sample, ano bang date ngayon? 12-10-2022. Okay, so okay na to. And then i-review mo guys kung okay ba yung name, wala bang mali. Tama ba yung spelling, tama ba yung TIN number, tama ba yung birthday. Eh, yung pirma mo, ayan, dapat tama lahat. And then, kapag okay na siya, punta ka dito sa may katabi ng pencil icon, sa may gilid. Ang gagawin mo, i-download na natin ito. Then, syempre, i-download mo din yung convert to JPEG. Gagawin natin yung PDF natin na file, itong pinifill up natin dito is PDF file to. Ang gagawin natin, i-convert natin siya sa JPEG. So, pwede mo itong i-click yung JPEG or pwede itong yung other application. So, convert natin sa JPEG. Ayan na siya, guys. Ito na siya. So, picture na siya, guys. Diba?
And then, syempre, isi-share natin siya without watermark. Then, click mo lang yung share. Then, mula dito, isi-save natin siya sa image. Ayan. So, okay na siya. Nandun na siya. Kung wala ka na itong convertible ng PDF to JPEG, meron pang isang applications nito. Ayan. So, ulitin natin, ha. Cam Scanner. Ayan. Pwede mo i-download sa Play Store yung Cam Scanner. Okay? So, mula dito, pindutin mo itong Cam Scanner. And then, ganito din yung itsura niya. Makukonvert din siya sa JPEG. Then, i-click mo yung share sa may baba. And then, mula dito, click mo yung JPEG. And then, save to gallery. So, nandun na siya sa gallery. So, pakita natin. Punta tayo sa gallery. Ayan na siya, guys. Ito na siya. Pakita ko sa inyo. I-blur ko na lang ito ibang photos. Ayun, ito na siya, guys. Ayan na. O, oh, diba? Ito na yan. And then, mula dito, pwede mo siyang i-rename. Click mo dito sa inyong gallery. So, pwede mo siya dito ilagay na tax info. Ayan. Then, save. Okay? So, pag okay na, balik tayo sa browser, yung pinag-open na natin ng Facebook update tax information. So, kung nandito ka na, pwede mo i-choose yung file. Then, hanapin mo yung file na ginawa mo in JPEG. So, eto nga, tax information. Oops! Naklik ko. Wait. Okay, guys. Mali yung ginawa ko na yun kasi updated na yung, ano ko, yung tax information ko. Pero, okay lang. At least, nakita nyo dito, ano? Ayan. Your tax form is successfully uploaded. For tutorial nga lang pala yun, guys. Okay lang. So, magpapasa na lang po ulit ako. So, di ba, well, yung pinasa ko kanina yung tutorial natin, mali-mali yung details nun. Pero, pili na lang ulit ako. Edit ako ulit, i-edit ko na lang. And then, meron na ako niyan dati. Hanapin ko lang. Eto. Sa gallery, tapos, hanapin ko lang, ha. Okay, guys, mamaya ko na lang siya i-update kasi hindi ko makita yung file. So, aayusin ko na lang ulit, then i-upload ko na lang po ulit. Kapag po kasi tayo nag-upload ng tax information, mag-notify siya dito sa ating Facebook. So, open kayo. Make sure before nyo i-submit, katulad nung ginawa ko, dapat hindi ko siya sinubmit kasi tutorial lang nga pala to. Ayan, dapat i-secure muna natin. Ano, lalo na guys, kung sa out time, ang sa out time kay Facebook is, ano siya, every 21st of the month. So, huwag kayong magpapalit ng tax information doon. Pati magpapalit ng name, ng any details nyo kay Facebook. Kasi ma-hold yung ano nyo, payout nyo ng 10 to 15 days. Okay, so reminder lang yun, guys. So, as you can see, guys, tax information is successfully uploaded. So, yun lang naman yung tutorial natin. Pero at least na-upload ko pa din. And kung gusto mong makita kung nandun na nga ba sa ano mo sa tax information mo sa professional dashboard, punta ka sa professional dashboard and click mo yung payout. Then mula dito, click mo yung setting. Ayan, tax information. Ito guys, di ba yung nakalagay ko? Tax information. Ayan, so makikita mo dito yung mismong pangalan ng file. Okay guys, thank you so much for watching. Kung nakatulong naman itong video na to kahit papaano, please padrop naman ang like, subscribe to my YouTube channel, and share mo na din to sa mga kakilala mo na maraming followers sa Reels para makasahod na sila, ano, kung ito yung isa sa problema nila paano mag-fill out ng tax information na W8BEN ng walang TIN number. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye-bye!